Ang problema niya is pag pinindot natin siya, yan, hindi siya umikot. Pero kailangan nating tulungan ikutin bago andar yung electric fan. Okay guys, welcome back po. At sa video nito, so mag-ayos tayo ng electric fan. Siguro mostly yung mga gumagamit ng electric fan, ito yung nagiging problema. Kadalasan ito yung unang maging trouble ng isang electric fan. Ayan, so para makita nyo guys, buksan muna natin to siya. Ayan. So kung pansinin natin, free naman lang yung ikot niya. Ayan. So okay naman yung ikot niya. So try natin siyang i-plug para makita nyo yung problema niya. Ayan. So naka-plug na siya guys. So try ko siyang i-on. Ayan. So hindi siya umandar. Kahit number 3 pa yung pinindot ko. Ito siya. So hindi siya umandar. Kailangan pa nating ikutin. Ayan. Bago siya iikot yung fan blade niya. Pero hindi gaano kalakas yung ikot niya. So sa ganitong trouble guys, kahit mga tatay sa bahay ay pwede lang maayos to. So di na kailangang dalhin nyo pa ng repair shop kung kaya nyo namang kalikutin to. So sa pamamagitan ng video ito, tuturo ko sa inyo kung paano natin solusyonan itong ganitong problema. So ulitin ko. Yan, stop muna. Ang problema niya is pag pinindot natin siya, yan, hindi siya umikot. Pero kailangan nating tulungan ikutin bago andar yung electric fan. Yan, so samahan niyo ako guys dahil napakadali lang naman ayusin to. Yan, so off muna natin. And then next nating gawin is i-unplug natin itong unit. Yan, itong electric fan. And then buksan natin tong sa may bandang likuran. Now pag binuksan natin to, hindi natin matanggal to kung di natin hugutin to. So may mga ibang type ng electric fan na mayroon siyang screw dito. So meron namang iba na naka clip lang. So ito naka clip lang. So hugutin lang natin. Ayan. And then tatanggalin natin itong isang screw. Ayan. Buksan natin siya. So pag ganitong trouble ng electric fan guys, ay napakasimple lang. So kahit napakasimple lang yung ano problema nito, kung di natin gagawa ng tutorial, so yung mga tatay natin sa bahay, siguro kailangan pa nilang maghanap ng technician. So okay lang kung may mahanap kagad tayong technician, pero kung wala, so pwede nyong sundan ang video na ito para maayos yung ganitong problema ng inyong electric fan. Yan, so next na gagawin guys. So kung mapapansin nyo dito, ito siya. So meron siyang parang parang itim na square. Ito siya. So yung tawag dito ay tinatawag na kapasitor. Yan. So ito yung tinatawag na kapasitor. So ito yung tumutulong para umikot si electric fan. So kung walang kapasitor, hindi iikot si electric fan, yung blade ng electric fan. So kailangan po na yung value ng ano, kapasitor. Ayan, ito siya, 1.2 microfarad. Ay yun din ang ipapalit nyo, or kung wala mang available ay kahit mataas ng konti. So usually ang common na value na mabibili natin sa mga electronic store, yung 1.5 microfarad. Ayan, ito siya. So meron akong nabili. Ayan, 1.5 microfarad. And then bumili na rin ako, meron din silang binibenta na cut na shrinkable tube para pang insulate sa pagdugtong natin sa wire. So yung next natin gagawin is tatanggalin natin tong kanyang kapasitor. Ayan. So napakadali lang ayusin tong mga kajetek pag ganitong trouble ng electric fan. And then dahil original pa to, so kung mapapansin nyo, yan, walang dugtong yung wire. So gagawin natin is puputuli natin tong dalawang wire
para maidugtong natin itong bago nating nabili na kapasitor. Okay, so puputulin muna natin to, guys. Ayan. And then babalatan natin yung wire. Ayan. So kung wala kayong pliers, pwede naman kayo gagamit ng ano, yung mga matalim na ano, cutter. Ayan. And then balatan din natin konti itong wire ng bago nating nabiling kapasitor. Ayan. And then pagdugtungin lang natin itong dalawang wire. Ayan. So yung pinutol natin kanina, ito siya. At ito yung wire ng bago nating nabili na kapasitor. And take note, guys, yung insulator natin dapat nakapasok na bago natin idugtong. Ayan. So kahit magkabaliktad to, walang problema, mga ka-JTEC. Under siya kahit kahit saan dito yung idugtong natin. Basta maidugtong lang natin, walang problema kasi itong kapasitor wala namang polarity. Ayan, so dugtong lang natin kahit ihantay lang natin, mga ka-JTEC, kapag wala tayong panghinang, wala tayong pangsolda. And then siguraduhin lang natin na mahigpit na pagkadugtong. So malambot lang naman itong wire ng electric pan ito. Ayan, pati yung sa kapasitor. So kahit hand tight lang. Ayan. So okay na. And then bend lang natin pag ganyan. And then ipasok natin tong kanyang insulator. Ayan. Bend din natin tong isa. And then pasok natin tong insulator niya. Ayan, so nadugtong na natin. So iinitin na lang natin to para kumapit yung insulator natin. Ayan, so iinitin lang natin. Gamit lang tayo ng lighter. So kung wala naman tayong string cable tube, pwede naman tayo gumamit ng electrical tape. Basta ma-insulate lang natin yung pinagdugtong natin na wire para maiwasan natin yung ano, short circuit. Ayan, so okay na siya, guys. And then kakabit na lang natin to dito para maibalik na natin yung cover niya. Ayan. And then babalik na natin yung cover niya. Pero bago natin ibalik yung cover, so try muna natin testing yung electric fan. Yan, so try natin siyang i-on. So yun, guys. Kung mapapansin niyo, yan, so umandar na siya. Yun. So ganun lang kadali pag yung problema ay ayaw umikot yung electric fan. So kapasitor lang ang salarin kung bakit hindi siya umikot. Kaya ito lang yung palitan. Yan, ito siya. Itong kapasitor. So unplug muna natin and then ibalik na natin yung cover niya. Okay. So naibalik na natin siya, guys. Ayan, ito siya. So okay na yung electric fan natin. Balik na lang natin yung kanyang cover pati itong kanyang lever para sa swing. And then yung cover niya. Ayan. So kahit mga tatay sa bahay, pwede lang gawin to. Hindi na tayo maghanap pa ng technician. Basta sundan nyo lang yung ginawa ko na pag-connect doon sa wire. So walang problema yun, mga ka-JTEC. Yan, final testing na natin siya, guys. Unplug natin and then pandarin na natin siya. Yan. So medyo maingay po ito kasi mahangin. Yan. So okay na siya, guys. So mandar na yung ano, yung electric fan natin. Yan, parang hindi pumasok yung ano, clip. Yan. So pandarin na natin. Yan. So okay na siya, guys. So okay na yung electric fan. Ganun lang kadali na ayusin ito. So sana po mag-subscribe kayo at maraming salamat po sa inyong panonood.